At doon sa first dose ay nagkaroon po ng total ng 8,428. So doon sa second dose, 1,229. Yan po yung A2 priority. Yan po yung mga senior citizen. So doon naman sa A3 priority list, mayroon kasing dito sa listahan nila, mayroong mga Maguindanao hindi pa nagsasubmit ng priority list nila. As I have mentioned a while ago, ang source po ng aming master list ay galing po sa LGU together with the MOH at binabalidate po namin ito. Sa Lanao del Sur, mayroon silang sinubmit na 3,485. Pero ang nabakunahan po sa A3 ay sa Maguindanao wala pa, dito sa Lanao del Sur 4,441, sa Basilan 1,000, although wala pa silang ano listahan pero nakabakuna na po sila 1,102, dito sa Sulu wala pa rin, ongoing pa rin yung kanilang paggagather ng list, at ang kanilang nabakunahan ay 318, Tawi-Tawi ongoing din 515, a total of 6,376 na A3. Okay. Doon yan sa AstraZeneca. Doon naman sa Sinovac. Doon naman sa AstraZeneca, mayroon pong total na 677 sa lahat ng province. So ang total po na nabigyan natin ng vaccine dito sa A3 priority ay 7,042. Pagka sinabi natin A3, yan po yung may mga comorbid, yung may mga sakit na hypertension, diabetes, cancer, at saka mga pulmonary disease, tuberculosis, at iba pa. Okay? So, ang total po nito, lahat, sa second dose, mayroon po tayong 741 sa Lanao del Sur, at yung Sulu, wala pa silang second dose. So, 900, so sa Basilan, 187, a total of 927. Anyway, we will give you the mamaya, we will provide you this data. So, sa E4, okay, nag-start na po tayo ng E4. Sa Maguindanao, kasi actually yung listing natin hindi pa talagang kompleto. So, sa E4, sa Maguindanao, mayroon silang naka-target population ng, pero mababa ito, 36 lang, hindi naman ganun kababa. Sa Lanao del Sur, 2,567. Basilan is 334, Sulu is 45, then Tawi-Tawi is 81, a total of 4,000. Pero madadagdagan po ito, 4,017. So, yung E4 sa Sinovac, sa first dose, sa Maguindanao, ang nabakunahan ay 36. Sa prior, sa E4 Sinovac, ang nabakunahan po sa, ano, sa Lanao del Sur, 2,474, which is 96%. So, almost 100 na ito. Sa Basilan, 110, 47%. Sa Sulu, 414. Sumobra po sila, no? 102%. Sa Tawi-Tawi, 75 at 9%. So, a total po nito, lahat, yung AstraZeneca sa different provinces ay 239. So, ang total po ng vaccinated dun sa first dose ng E4 ay 3,339. Doon po sa second dose ng E4 ay 1,211. Now, siguro ang maganda dito is summarize na lang natin para nakakalito kasi pag pinag-uusapan data at saka figure eh, hindi masundan. Ako mismo hindi ko masundan. Pero anyway, doon na lang tayo sa E1 to E4 para at least i-summarize natin ito. Okay. Sa Maguindanao, ang target population E1 to E4 na ayon sa nag-gather namin ng master list ay 55,621. Ang total vaccinated po ay 6,452, which is representing 11%, no? 11%. Okay, that is Sinovac. Now, doon sa I'm talking about Maguindanao. Doon sa AstraZeneca, a total of 4,043. Total vaccinated, which is ang nabakunahan lang ay 7%. So, ang first dose nito ay 10,495
At ang second dose, 5,513. Okay? So, ang unvaccinated, hindi pa rin nababakunahan. Yes. Ay 45,126. So, mataas pa rin ang hindi pa rin. Kasi ang kon nila, 55, di ba? 55,000 plus. So, ang nabakunahan lang sa Maguindanao ay 10,000 plus. So, marami pa rin hindi pa rin nababakunahan. Now, let's go to Lanao del Sur. Ang sa E1 to E4 na nasa master list po ay 34,038. So, ang nabakunahan po sa Lanao del Sur sa Sinovac ay 13,000 para itong nag-ano tayo ng ano, election eh. Nagtatali tayo. So ito, pareho lang. Okay, hindi po kami kumilig. Ito po ay data ito ng mga priority list na nabakunahan po sa bar. So dito sa Lanao del Sur, 13,151, representing about 38% doon sa Sinovac. So medyo mababa pa rin. Sa AstraZeneca, kasi ang ganito po yan, yung kasi naglista na tayo, tapos may vaccine na dumating, paparating pa yan. Kaya hindi natin sila mabakunahan kaagad kasi depende sa availability ng allotment ng vaccine galing sa national. So doon din tayo mapupunta. Magiging one, inshallah, magiging 100% din yan. So doon sa AstraZeneca, sa Lanao del Sur may nabakunahan na 2,787, which only represent about 8%. At total ng first dose na doon sa E1 to E4, sa Lanao del Sur ay 15,940 at mayroon ding total sa complete second, yun yung first dose ha, yung second dose naka-ano sila ng 5,400. Ang hindi pa rin nababakunahan sa E1 to E4 ay 18,098, pero tataas pa po yan hanggang nag-gather po tayo ng data from the local LGU ay tataas po yung ating master list, target population. Sa Basilan naman, ang target population E1 to E4 ay 15,600. So mayroong nabakunahan na 2,753. So representing about 18%. Doon sa AstraZeneca is 1,125. 7% lang. So mababa, no? Nakompleto po nila yung first dose is 3,878. Sa second dose ay 1,265 at total hindi nabaksinan pa, kailangan pa nila magpabaksin na 11,722 based on this master list. So sa Sulu, we have sa target population po, lahat yan, E1 to E4, 16,657. So mayroong nabakunahan dun sa Sinovac na 5,010. So only represent about 30%. Doon sa AstraZeneca is 3,134, 18%. At total po na nakakompleto sa Sulu ng kanilang first dose ay 8,114. Sa second dose ay 2,958. So mayroon pang hindi pa rin nababakunahan na 13,215. Inshallah, pag marami ng vaccine, makakompleto na po ito lahat. Tawi-tawi, mayroon tayong 12,000. Target population is 12,246. Mayroon sa Sinovac, ang naka-receive na ng vaccine sa first dose ay 2,429, which represent about 20%. Doon sa AstraZeneca, 1,013. At ito po ay 8% lang. Ang total po ng first dose, both sa AstraZeneca at saka Sinovac ay 3,442. So mayroon ding second dose, nakakompleto po sila at 1,523. Ang hindi pa rin nababakunahan ay 8,804. So matutal lahat, all over sa barn. Ang first dose, nakakomplete ng first dose ay 41,999. Both AstraZeneca at saka Sinovac. Ang total vaccinated po sa second dose, nakakompleto po ito ng first at second dose, both AstraZeneca at saka Sinovac ay 13,659.
So, mayroong hindi, total na hindi pa nababakunahan based on our target population sa aming master list ay 92,263. So, siguro, tatanong niyo kung to, ilan ba yung natanggap niyong vaccine sa bar? I-update ko rin kayo. Actually, mayroon tayong darating, baka ngayon nandyan na sa airport yung additional. We'd like to inform sa ating mga kababayan, may darating na 16,000 dok, no? Na vaccine na galing sa National COVID Vaccine Operation Center allotted sa ating ngayon. Alhamdulillah. Now, I would like to give you a bird eye view kung ilan yung natanggap nating vaccine lahat. Ang lahat natanggap ng natin dito sa region ay 85,400. Ano ba ang breakdown nito? Noong March 4, 2021, nakatanggap tayo ng 4,400. Sumunod, April 7, 10,800. April 14, this year, 10,800 again. On May 11, 14,400. On May 16, we have about 14,400. So, sa yun yung Sinovac. Sa AstraZeneca, I would like to give you a total of the Sinovac. The Sinovac that we receive is 58,800, no? Yung sinabi ko na mga date na yun, yung mga month. So, AstraZeneca, ang natanggap po natin noong March 10, 18,000. And again, on March 11, May 11, 18,000. So, ang kabuuan nito, mayroon tayong natanggap na 85,400 kasama yung 600 last week ba yun? Yes, sir. Oh, 6,400. Yes, sir. So, both AstraZeneca at saka Sinovac, mayroon tayong 85,400. Sabi niyo, napakarami. Tapos, yung nabakunahan lang puti 1,000. So, ang ano nito kasi, hahatiin mo yon. Yung first dose, talagang ibibigay doon sa mga ating mga kababayan. Yung second dose, ibibigay din naman doon sa ano. Kaya, kung total mo po ito, 42,700 lang ang mabibigyan nito. So, almost naka 100 po tayo dito sa barn. Yung, para hindi tayo malito, yung allot natin sa vaccine, yung binigay sa atin ng vaccine dito ay almost na-consume na natin. Okay? Kasi, ibahin natin yung hindi pa nababakunahan kasi mataas talaga yung hindi pa nababakunahan. Nasa master list lang sila. Pero yung dumating na bakuna, halos na ipamigay po natin sa ating mga kababayan. So, kung ating sumatotal ito, ang nabigyan nito, kanina sinabi ko na, ay 41,899. So, dapat yung bakuna intended yan sa 42,700. So, mayroon pang nandyan na 801 siguro na nasa aming cold storage. So, with that, ladies and gentlemen, thank you very much for your attention. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Minister of Health, Dr. Bashar Latif. So, at least we are seeing that the vaccination rollout program is working in the Bangsamoro government. But of course, our media partners are still essential para nga ma-convince yung ating mass not to take part, especially dun sa clusterization nila. So, dito tayo nabilong, I believe, sa A4, no? For the frontline personnel in essential sectors, both public and private sectors. Let's now proceed with the rest of the MOH Barn Health events for the month of June. Let's welcome back again Dr. Bashar Latif, our good minister, to discuss our upcoming events in the Ministry of Health. Sir? Yeah. Okay, thank you. Thank you very much. This day, itong June 15 ay sineselebrate po natin na Asian Dengue Awareness Day. Talaga naman ang, alam niyo po, although naka-concentrate tayo dito sa COVID pandemic at saka sa vaccination rollout, hindi natin kinakalimutan yung ibang programa ng Minister of Health. Kasama na dyan ang pag-address ng mga infectious and non-infectious disease,
na communicable and non-communicable disease, ang malnutrition, ang maternal and child health, in-address po natin ito. Hindi po natin ito nakakalimutan. Kasi this is hand-in-hand ang pag-implement ng lahat ng programa ng Ministry of Health. So, ang dengue po ngayon ay sinisibrate buong Southeast Asia at alam natin ito, ang dengue ay marami din itong nagkasakit na nito. Number one, mayroon tayong sinasabi na dengue out, 4S. Ito po yung search and destroy, mosquito breeding places. So number one, number two is self-protection. Number three is take early consultation. Number four is support pugging, spraying only in the hot spot areas. So, ASEAN Dengue Day, ngayon po yun. Dengue Awareness Month is June 2021. Now, alam niyo, ma-re-relate natin itong dengue. Dengue is a viral infection. Dala ito ng lamok. Ano ba ang relation nito sa COVID-19? They are both virus, no? Ito naman dengue ay ang may dala nito ay yung lamok pang nangagat. Okay, ano ba ang kaibahan nito? Pag sinabi mo halimbawa, kung man magkasakit yung isang anak na na-positive siya sa dengue at bumaba yung kanyang platelet, outright tinatanggap po nung parents na talagang may dengue yung bata. Pero dito sa COVID-19, pag sinabi mo na positive yung pasyente, mukhang may resistance pa eh. Hindi tinatanggap kaagad. At alam mo, sa totoo lang, hindi po ang doktor, hindi po ang machine, hindi po ang medtech, hindi po ang hospital ang nagpapasitive sa pasyente na positive sa COVID. Wala po kaming intervention doon. Tulad nitong dengue, wala kaming intervention na nagpositive yung with all due respect, anak mo sa dengue. Hindi po yan pinapositive ng mga nurses o ang machine, ang RT-PCR laboratory or test. Hindi po yan. Mismo yung pasyente ang nagpositive. Eh, hindi naman pwedeng sabihin na negative po kayo sa dengue. Eh, in fact, talagang bumababa yung platelet. Nandiyan yung signs and symptoms, yung severity. Kasi may yung dengue, grade 1, grade 2, grade 3 rin yan eh. Tulad din yan ng COVID-19. May mild, moderate, asymptomatic. So, yun ang pagkakaiba. Pag sinabi mo sa pasyente, nagpositive ng dengue, outright tinatanggap talagang siya ay dengue kaagad. Pero itong COVID, pag sinabi mo may resistance, ay, wala po akong infection. Bakit iba yun? Bakit iba ang pananaw natin? At saka, by the way, pag nagpositive ang isang tao ng COVID-19, hindi po ito nakakahiya. Bagkus ito ay bigyan ng pansin para hindi na po mag-transfer sa pamilya, kaibigan, o kapatid. Dapat magkonsulta na kaagad sa hospital para hindi na ito ma-spread sa community. Yun ang aming appeal sa ating mga kababayan. Na kailangan natin ang minimum health protocol or standard, isa obserbahan natin ito. Huwag po tayong maniniwala sa fake news. Napakahirap ito. Nung naunang nagkaroon tayo ng press conference, sabi ko, dalawa kasi yung ina-address namin eh. Itong talagang totoong very infectious na COVID-19 at saka yung very viral na fake news. So sana, alhamdulillah, maraming salamat sa inyo sa media dahil tinutulungan niyo kami itama yung ano ang tama talaga regarding sa COVID-19 na ito. So yun, sa dengue, mag-ingat po tayo sa lamok, laging protektahan natin yung ating mga anak, no, sa self-protection po. Marami pong ating mga protection para yan sa dengue, no? Awareness month. The pugging, spraying, and the only in the hotspot area. So ano pa po ang mag-consulta kaagad kanina, search and destroy, mosquito breeding places, tapos dengue out. So ano pa ba ang programa ng MOH ngayong ngayon month ng June? Kasama na po dyan yung may mga tanong dito. Yung halimbawa, nagkasakit ka ng dengue, pwede ka pa ba magkasakit? Kasi maraming strain yan eh. Yung, kung halimbawa ang strain nito ng virus, yung A, hindi ka na magkakasakit nun. Pero ibang strain, pwede pa rin po magkasakit.
Okay. Maraming PAX at dito sa tungkol sa dengue ito. Ano pa ba yung programa natin dito? Okay. Kasama dyan yung June is a National Kidney Month. Alagahan po natin ang ating kidney. Marami pong dapat natin gawin para maalaga natin ang kidney natin. Ano po ba ang nakukuhang sakit sa kidney? Isa na dyan yung minsan nagkakaroon ng renal failure. Minsan mayroon tayong bato sa kidney. Actually, tinatawag na bato din yung kidney sa Tagalog. Pero pag nagkaroon yan ng stone, iyon yung talagang totoo. So, huwag po tayo. Mayroon mga iba't ibang paraan para at least maiwasan natin pag kumain ng masyadong maalat. So, ano pa ba ang programa ngayon ng Kwando? Tobacco Regulation, Republic Act 9211. So, Omnibus Law regulating smoking in the public places, tobacco advertising, promotion and sponsorship, and sales restriction among other requirements. Ito po ito. So, marami po tayong napuntahan ng mga munisipyo at nagkaroon tayo ng pagtuturo sa kanila kung paano mag-stop, mag-smoke, paano mag-withdraw ng nicotine. At ito po ay sinusuportahan tayo ng different LGU. So, yun lang siguro ang ibang programa ng ngayon, kasalukuyan ng Minister of Health. Mayroon pa rin sa June 26, sineselebrate po the International Day Against Drug Abuse and Illicit Illegal Drug Trafficking. Okay. Iyon po ay sa June 26 po. Okay. Thank you very much po. All right. Thank you so much. Thank you so much, Minister Bashari Latif, for the updates on the upcoming events of the Good Ministry this June. Let's now proceed with the question and answer portion from our dear partners in media. Ma'am Saida Ali has prepared to me a list, so walang pangalan yung ating mga partners but yung kanilang entities, no? So kung sino man po yung representatives, if we have sige, ito, nagparaya na pong lahat si Papa John Unson from Philippine Star. I would like to ask yung kind indulgence ni Minister na baka you can assign a staff na itadala sa amin yung kopya ng matrix that you presented a while. Kasi may mga emails naman kami. So that would be, because ako, I write stories based on matrix, mga ganon. So yun lang, baka pwede itadala. And second, wala namang duda na nag-perform tayo. I'd like to tell you this, not to please your ears, ha, pero I had a long talk with Joel Egco, Director Joel Egco of the Presidential Task Force on Media Safety and Security. Tinanong, siguro, kasi nasa media entity sila ng Malacanang, tinanong kung how is BARM's vaccination campaign going on. And I told him, mismo taga Region 12, Coronadal Johnson, naiinggit, gustong pumunta dito yung mga tao doon para dito magpabakuna sa BARM, and he was happy about it. Ano? Kasi sa Region 12, yung mga government officials ng officials doon, gustong pumunta ng Sheriff Agwak para magmakaawa na lang daw sila, para turukan sila, and that is something so wrong. So, anyway, ang tanong ko lang po is, itong anti-dengue, anti-polio, and anti-smoking campaign, hindi na stifle ito, hindi humina dahil sa nakafocus tayo so much on the war on COVID, hindi naman naapektuhan yung anti-polio and anti-dengue campaign natin. Baka naman, ang feeling ko lang, dahil dengue na lang lahat, so nakaligtaan na natin yung this. In fact, ang kanina umaga, I was checking on mga records from international websites, mas marami pa rin namatay sa dengue kumpara sa COVID na ito. Well, na-hype lang masyado, and tuberculosis pala. So, yung anti-TB din, ano? Hindi naman naapektuhan. Hindi tayo nag-slow down, gano'n? Actually, naapektuhan kasi mayroon tayong mga restriction. Tulad nitong
Ngayon kasi actually may mga offices na nagkaroon ng skeletal ang pag-work from home. So pero hindi natin pinapabayaan yung ating mga iba't ibang programa sa communicable diseases, no? Ating ito pinagtutunan ng pansin. Pero alam na natin itong COVID-19 ay hindi lang sa health ang medyo hindi ano, other even sa businesses. Medyo yung pag-implement ng iba't ibang program hindi totally humina. Pero mayroon talagang ongoing yung expanded immunization program namin sa polio, sa measles. Ongoing po ito, no? Patuloy po ito yung ating campaign. Kasi ang inaalala natin, baka mamaya magkaroon tayo ng town hall meeting sa iba't ibang program ng Immunits. Eh baka tayo ay ma-social media, okay, pinagbabawal niyo yung mass gathering, eh kayo mismo ay nagmamas nagli-lecture sa iba't ibang munisipyo para diyan sa mga programa niyo. So yun din yung iniiwasan namin, na baka kami mismo ang ma-highlight diyan sa mga ano yan. Pero sa totoo lang, hindi natin ito nakakalimutan at iba't ibang programa ng ministry tulad yung nabanggit niyo po. Pero alam mo yung kagandahan dito sa COVID-19, dahil kung hindi man lahat nag-observe ng minimum health standard protocol, naiiwasan yung iba't ibang sakit sa totoo lang. Pati yung mga pneumonia at saka yung mga other infectious diseases ay bumaba. Pero yung sa dengue, dahil ito ay dala ng mosquito, yung medyo tumaas. Pero dito sa bar, hindi naman masyado. Wala pa kaming naririnig na sa aming mga hospital RHU na tumaas. So as of the moment, manageable pa naman itong ano, unlike sa ibang region. And kung pag-usapan natin itong COVID-19 sa BARM, i-compare natin sa ibang region, sa with all due respect naman sa other sa Mindanao, ay medyo mababa pa rin tayo. Yun yung aming ipinagpapasalamat sa ating mga healthcare frontliner, sa mga LGU, sa ating mga katuwang, lahat na tumutulong sa atin. Kayo at kayo rin sa media, nakakatulong din sa amin sa information. Thank you very much po. Thank you very much, sir. I would like to add up sa sinabi ni Minister. Actually, since last year po, ang Department of Health and the Ministry of Health well-studied at that time. Pero nung medyo napag-aralan na natin, naglabas po tayo ng mga memo na pagpapatuloy pa rin po natin yung ating mga essential health services. So tuloy-tuloy po yung ating mga essential health services po natin sa ating mga RHUs. In fact, if you are going to go in one of our RHUs, in our, one of our health centers, makikita nyo pa rin po na bumibisita yung may mga TB, yung nangihingi po ng gamot, on anti-hypertension, yung may mga diabetic, lahat pa rin po yung ating mga immunization program. In fact nga, I am very glad to note that the WHO already declared the Philippines as polio-free. So yun yung isa po sa napagtagumpayan natin. Thank you. Alright, thank you so much, Rep. John. Sige, Sir Abs, now ask. Okay, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. No? Ako ay tinamaan ng COVID positive. Okay, no hospital ako dyan sa UDH. United, ano ba yun, medical, United Doctor Hospital, no? Umabot ng isang buwan na, pero ang confinement ko ay 5 days lang. Pero nag-confine ako sa bahay. So, fully recovered. Salamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, no? Okay. Ay, ang COVID dito sa data, parang tumaas sa doktor. Dalawang doktor na yan, no? Parang tumaas. Parang tumaas. Okay, sa lahat ng region natin. And then, ang nakita ko dito, ang data ng binigay mo, ang vaccine 85. Ilan mo population ng BAM? Para matugunan itong mga news ng COVID dito. Parang kulang nata ito, no? Eh, paano ito ma-comply natin? 6 million. In the BARM po, we have actually about 4 million population po all over BARM yan. Kaya lang po, yung ating target population po natin for the vaccination right now are those working population, yung 18 years old up to... right now, up to the 60 years old po, 65 years old po na population natin. So, not all naman po kailangan natin bakunahan.
kasi wala pa po tayong bakuna for the COVID na magsasabi na safe po sila for the 18 years old, 17 and below. Although, mayroon na pong mga study na lumalabas, katulad po ng Pfizer, na pwede po siyang ibigay up to 15 years old. But hindi pa po talaga siya widely disseminated yung mga studies na yon. So, hindi po talaga, ang hinihingi po natin is that 70% of our population po, na target population, ay mabakunahan para po makuha natin yung sinasabi nilang herd immunity. So, yun po yung gusto natin ma-achieve in the barn. Okay. Salamat. In addition to that, alam mo kasi, siguro itatanong din yun, bakit may priority pa, A1, A2, A3? Bakit hindi na lang generalize yung population? Okay. Magandang, ako na ang nagtanong noon. nasa isip niyo yun. Ako rin, ganun din ang iniisip ko. Bakit hindi katulad noong polio, measles, di ba? Tetanus toxoid, DPT, at ano pang vaccine, no? Okay, ganito po yan. Ito po ay agree ng World Health Organization together with the Department of Health. Since limited po yung vaccine natin worldwide, hindi lang sa atin, worldwide po ito, alam na natin, alam niyo sa media, hindi natin pwede kung sino na lang at generalized population na wala tayong A1, A2, A3. Now, bakit ginawa ng, uunahin muna natin yung mga doktor, mga nurses, healthcare frontliners? Kasi sila po yung sumasala, sila po yung nakatoka, sila po yung nandyan sa hospital. Lahat ng nakikita nila, with all due respect, mga positive. So, kailangan unahin man na natin yung mga doktor natin. Para at least, hindi man sila makakuha doon sa, hindi man sila ma-transferan ito yung COVID-19. So, number two, bakit ito at 60 years old and above? Based on the statistic at saka study, mas marami pong namamatay pag tinamaan ng COVID yung medyo na edad na. Kaya yun yung inuna natin. Okay? Sila po yung kailangan natin isalba sa ngayon sa panahon ng pandemya. So, pagka kasi medyo bata-bata pa, asymptomatic minsan, palakas yung immune system. Ito po yung 60 and above, ito yung mahina na yung immune system nila. Okay. A3, ito po yung mga comorbid. Ito po yung may mga existing na mga sakit. Hypertension, diabetes, at iba pang sakit na iniinda. At ito po, minsan may mga maintenance pa ito. So ito rin yung mga taong immunocompromised kung sabihin namin sa medicine, mga doktor. Kailangan din natin unahin sila para kung huwag naman magkasakit sila, ay mayroon na silang panangga doon sa COVID. Doon sa virus na yon. So ganun din sa A3, A4. Kaya ginagawa natin ito dahan-dahan, but kalaunan po, mapupunta rin tayo doon sa lahat na ang population mababakunahan lang. Basta nandyan lahat yung vaccine, matapos natin yung mga priority, E1, E3, E4, lahat ng sector ng society, doon din tayo mapupunta at mababakunahan tayo lahat, inshallah. Doon sa tinatawag ni Doc Arms na ma-achieve natin yung 70 to 80% na mabakunan sa population ay magkaroon tayo ng herd immunity at ma-open na natin yung ekonomiya natin. Thank you po. Alright, thank you so much, Sir Abs. Medyo lang tayo, no? Just to regulate our Q&A, nag-submit na ulit si Ewan, si Ma'am Saida ng list of our entities. So, let's just keep our questions sweet, short, and simple. Minimum of one follow-up lang po. Sundan na lang po siguro natin tong list, no, para may justice naman po sa ating mga partners na nagpalista kanina. The first question is actually from DXMY, si Sir Mike Swan. Dalawa po kasi yung question ng DXMY dito po. Sir Mike? Good morning po, Minister. Doc, yeah. Ano po yung reason ng pagtaas po ng kaso ng COVID this month dito sa Bound? Meron bang bagong variant na nakapasok na, Doc? Okay, bakit mataas? Actually, this is an internal problems. Maybe, karamihan kasi nito parang local transmission lang eh. So, yung ibang region, ganun din tumaas, hindi lang tayo dito. Kaya nga, kailangan ma-address natin na yung mga kababayan natin ay talagang mag-observe sila ng minimum health standard. At ang problema rin dito yung contact tracing natin.
medyo pag kinokontakt na tracing, halimbawa sa isang bahay may positive, ayaw din nila sabihin na kung saan sila pumunta, kung sino yung nakasalamuha nila. Kung nag, na, isa pa dito ang contributing factor ay yung mask. Gathering. Minsan mayroon pa nga enrollment, enrollment sa mga ano. Then para sa ganun din sa pagdalaw sa mga namayapa, no? Nandoon, puntahan mo. At hindi namin sinisisi sa pag, pagdating ng month of Ramadan. Kaya during that month of Ramadan, nakita natin na naging search, na naging tumaas ulit yung data. Di siguro ang factor din yan dahil maraming nagkumpul-kumpul sa mga masjid at minsan yung magkamag-anak nagkukumustahan. At idagdag mo ba dyan, nung nagkaroon ng lockdown ng Metro Manila, National Capital Region, umuwi po yung mga ating kababayan para mag-observe ng Ramadan dito sa ating respective provinces sa Bangsamoro. Yun aking may isa. Baka mayroon nagpagsigo. Yes, to add up to that kay Minister, actually, yun na nga po, minsan po mayroon din tayo mga problema sa pagsunod sa ating minimum health protocol. So pangalawa po, matandaan po natin na nag-start po yung ating search in the cases nung katapusan po ng linggo ng March. So kasi po, actually medyo nagsabay-sabay po dun sa ininabagit ni Minister yung ating Ramadan celebration, sir, na because of the series of lockdowns in highly urbanized areas, for example, in Metro Manila, in Cebu City, and also in Davao City, you know, kapag nag-lockdown po kasi doon sa Manila, tumataas ka din ng quarantine protocol, like nag-MECQ sila, so nagsasara po yung mga businesses. So some of our mga kapatid po natin na Bangsamoro, they opted to go home, especially to celebrate Ramadan in their homes. So makita po natin na talagang tumaas din po yung mga kaso ng ating mga locally stranded individuals na umuwi dito po sa ating mga probinsya. So thereby, talagang malaki po yung mga chances na because these are high-risk areas, talagang po tumaas yung kaso. And then also po one thing na talagang alam po natin na may mga local, kuna po tayo, local transmissions po dito na sa ating area. So talagang those are, tapos yung the violations of the minimum protocol. So those are the factors po na nakikita natin na nagpapasurge po ng mga kaso natin. But on, you know, these situations are not just in our locality. Actually, it's all over Mindanao. But right now po makita natin na mas tamataas yung ating mag-growth rate in Mindanao compared to yung dati sa NCR Plus. So kaya nga right now, medyo nakatutok po ang central office sa national government dito sa atin sa Mindanao. So hindi lang po tayo sa barn. Thank you. Alright, thank you so much from the XMI, Sir Mike. Our next question comes from Brigada, who is our... Alright, Ma. Hello, good noon po. Yes, good morning po pala. Since rainy season na din po, if ever tataas yung kaso ng dengue sa Barn Region, kamusta naman po yung mga referral hospital natin? Makaka-cater po ba sila ng mga dengue cases at the same time special program po para ma-address itong issue sa dengue? Yes, of course, ready ang ating mga district hospital, municipal hospital ng Barn at saka ating mga medical center. Ganito yan ha, at least video ko rin na idea. Pagpasok ng pasyente, private and government ng itong pasyenteng ito, kasi ang pasyente, dalawa yan eh, at tatlo pala, mayroong pasyente na OPD lang, outpatient, pauwiin mo. Pangalawa, yung pasyente na i-admit mo. Pangatlo, yung pasyente i-admit mo pero operahan. Ngayon, dun sa confinement o ma-admit na pasyente, both government and private hospitals, nagkakaroon po ito ng RT-PCR test. Pero bago po yon, dahil hindi naman talaga equipped yung ating maliliit na hospital na mayroon silang RT-PCR laboratory, ay ang ginagawa po nito ay nagkakaroon sila ng rapid antigen test. So pag nag-negative po ito,
i-admit nila sa kanilang respective hospital kasi hindi siya positive sa COVID. Pagka naging positive doon sa rapid antigen test, i-refer po nila to confirm doon sa laboratorio ng artificial test na mayroon, halimbawa sa sanitarium, diyan sa RCMC, sa may pakpak, no? O doon, minsan doon sa island provinces, ay doon nila nire-refer sa Zamboanga para i-confirm po ito. So, yun ang tinatawag na suspected cases. So, lahat po ito, pinetest lahat. Kasi hindi mo pwedeng paghaluin doon sa ward. Kasi minsan ang hospital, lalo na sa government, ay may anim na bed doon sa isang ward. So, hindi pwede haluan mo na isang positive na pasyente na positive sa COVID. So, kailangan masigrigit mo ito. Mailagay sila yung nagpa-positive doon sa COVID ward. So, yun po. Talagang ating mga kababayan, kayo iinanihan namin na kung mayroon kayong iniindang sakit, huwag na kayong magatubiling pumunta ng hospital kasi hindi naman kayo talaga mapapositive kasi sinisigrigit po yan. Talagang tinitingnan na ating mga doktor mabuti. Yung nag-admit sa hospital, kung ikaw ba ay isang negative o isang positive. Kasi hindi po yan pwedeng paghaluin. Kasi lalo kaming magkakaroon ng problema mismo sa doktor kung paghaluin natin yan. So huwag po kayo mag-alala kasi inaano yan. So regarding doon po sa tanong nyo na handa ang ating mga hospital, of course handang-handa po ang ating mga hospital para po i-cater itong mga pasyente natin. Huwag naman mag-positive ng dengue. Yes, we are ready. All right. Next question from 92.1. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Good morning po. And my name is Tobin Abdullah from 92.1 by Sapan Kataba po. Actually, parang pinapansin ko, mukhang wala namang nagkakalakas lang loob na itanong kung kailan ba ang mga A4 na sisimula ng pagbabakuna, which is kasali yung mga media. Kailan po ba na i-roll out yung vaccination para sa mga A4? Yes po. Actually, in the National Capital Region po, nag-umpisa na po sila with the A4 population. Dito po kasi sa atin, sa barn po, actually, katulad po ng sinabi ni Minister kanina, talagang medyo may kabagalan pa rin po tayo. Kaya until now, ang kinikater pa rin po natin, the A1, A2, and A3. Hindi pa rin po natin nakukompleto ang master list actually ng ating A3 population. So, yung A4 po natin actually, kung talaga pong kung mararapatin lang natin, you are also one vulnerable population kasi alam natin, you are very mobile. So, dapat talaga sana, isa rin kayo sa napaprioritize natin na mabakunahan. So, but anyway, actually, meron tayong tinatawag na quick substitution list with the AstraZeneca na sana, pwede sana kayo doon ba sa quick substitution list na just in case po, na pag hindi present yung nabakunahan, basta nandoon lang kayo at available kayo anytime, pwede po namin kayong i-entertain. So, yun na nga po kasi nga, mayroong kaso actually, I just don't like to mention the name, pero mayroong isang official na because of the media personnel na nandoon during, ganito din, talagang nag-COVID positive yung media personnel because of some media practitioners na COVID positive din. So lahat ng mga media practitioners na nandoon are tested positive. So ano po yan siya, talagang, pero hindi po dito. So, kaya talaga ang alam ko na dapat kayo din, mga media practitioners, should be, very careful and also be vaccinated and protected. Kasi nga po, because of the nature of your job. Okay, thank you for that. And so my second question is, ano po ba ang standard pag magta-travel ngayon? Speaking of mobility, kasi ang kami mga media ay lagi nga pong kung saan nakakapunta. And basically, may mga pagkakataon din po na kailangan din namin mag-travel ng Manila. So, required po ba na vaccinated po kami or just RT-PCR po? Yes. Actually, ang bawat LGU po natin, may kanya-kanya po silang mga quarantine guidelines. Nire-respeto po natin yan kasi nga because of the autonomy din po ng ating mga LGUs. And for example, depende na rin po yun sa kanilang prevailing cases in their area. For example, dito sa atin sa BARM, meron tayong areas which are GCQ in Lano del Sur. Metro Manila is still in GCQ. Davao City, ganun din po. Iligan and Cagayan de Oro, in fact, in ECQ. So lahat po yun sila, may kanya-kanyang standard.
ng kanilang quarantine protocol. So meron din po silang nilalagay ng mga kanilang mga requirements para po makapasok sa kanilang area. For example, in Davao City, nangangailangan sila ng RT-PCR negative, ano? Tapos ang Zamboanga City, ganun din. Ang I think ang Cagayan de Oro, naghahanap na rin sila ngayon ng RT-PCR. Ganun din po sa Manila. For example, pupunta ka ng isang area doon, in, kunwari in the Senate, so nangangailangan sila ng RT-PCR negative result. Dito pa naman po sa atin sa Cotabato, basta kung galing ka ng high-risk areas, bababa ka ng Cotabato City, talagang hahanapan ka nila ng RT-PCR negative result. So, dito, pero dito sa other part of the barn, for example, Cotabato City, pupunta ka ng Marawi, hindi naman po. Ang minsan naman, ang inahanap nila, nag-re-require sila ng mga medical certification na nag-undergone ka ng, for example, antigen testing na negative ka, sa certify ng doctors, na hindi ka nagkaroon ng influenza-like illness na symptoms, hindi ka nagkaroon ng close contact or confirmed case, tapos hindi rin po kayo, hindi kayo galing sa mga high-risk areas. Those are the requirements minsan na hinihingi ng bawat LGU. So, hindi po natin masabi na pare-pareho. That is why po, ang bawat LGU, they are given yung authority to provide their own quarantine protocols. Alright, thank you so much, sir. Matras na siya from the 99.1 dati. You know, unforgettable experience mo talaga yung swab testing sa mga pupunta ng Manila, no? Kung makakapagsalita lang yung mga ilong namin. Yun na lila. Our next question po from DXMR is Daisy. Inyo po ba ito? Ayan. 90.9 IFM po. Ayan. Maganda nga tanghali po sa ating lahat. Hinanap ko po yung sa ano, dalang concern din namin yung sa Cotabato City. How about naman po yung sa Cotabato City when it comes to yung sa nabanggit kanina, yung mga nabakunahan, yung mga hindi pa nabakunahan, both Astra and Sinovac. At second question is that, naghatid po tayo ng medical support ano sa una-una sa CRMC, sumunod sa sa may Maguindanao Provincial Hospital, and then sa sanitarium. Ang sa Cotabato City Health Office po ba, ano po din ang matatanggap nila from Ministry of Health, BARM? Maraming salamat po. Sige. Yes po. Actually, medyo sensitive yan na tanong. Ano. It has a politically nature din actually. Right now, Cotabato City has been, nakita nyo naman po, was turned over to the MILG of the BARM. Ang problema po natin, ang City Health Office is a devolved ang kanilang setup to the LGU po ng Cotabato City. And you know naman po, ano yung relationship. So I don't like to dig on that further and explore that kasi medyo sensitive nga po siya na issue. But nonetheless po, if the City Health Office po magre-reach out sa amin, we will provide them the necessary help kasi kasama na natin sila sa BARM. But right now, you know, ang nangyayari is we're still waiting kasi po yung kanilang bakuna are being provided for by the Region 12 pa rin po. So hindi pa ng BARM. But in all other po na mga hihingi nilang tulong sa atin, very open po ang Ministry of Health and the Bangsamoro Region to accommodate them. Follow-up question ko lang, sir. So, paano po ninyo nakukuha yung, kasi diba nagpapalabas tayo yung sa Interagency Task Force on COVID-19, mayroon doon sa Cotabato City. Yes. So, how do you get that? Nagpo-provide naman po sila ng data. Lahat? Saan po kayo kumukuha? Saan po galing yun? Pinuporward naman po nila. Meron silang surveillance officer. Pinuporward naman po nila yung kanilang mga data on COVID. Wala naman pong problema pagdating sa data. Nagko-coordinate naman po sila. Yun lang po yung other things. Oh, Cotabato Regional, nakukuha naman din namin kasi nga may access tayo dun sa national data, provincial data, and regional data. May access po tayo. In addition to that, kasi pag halimbawa ma-admit sa CRMC o sa Cotabato Sanitarium, may address po yung pasyente at binibigay sa atin once na Cotabato address niya, once na outside Cotabato, binibigay din naman nila. Binibis dun sa address ng patient na nagpa-positive. All right, thank you so much, Ms. Daisy, IFM. All right. Sige, let's move on. Mindanao Expose. Yan, tandem is on. Medyo na utang last time, no? Sorry po. Good morning, Doc.
natin. Doc, basically doon sa ano mo, sa bilyo na datos kanina, parang mas marami po ang nabigyan ng first dose. Then pagdating sa second dose kasi medyo bumaba. Bakit po? Ano pong dahilan? Good. Actually, yan yung mga doctor, nurses na easily accessible sila. Alam natin kung saan sila naka-address, alam natin kung saan sila nagtatrabaho. Kasi both, ito po ay hindi lang government doctors at nurses. Lahat sila ay sinulatan natin ng hospital. Alam, kasi ang Ministry of Health, mayroon silang listahan noon sa mga, mayroon na existing na list of personnel or staff sa different hospital, both private and, kasi nanggagaling sa amin yung license nila eh. So kami yung nagsasubmit sila sa atin ng mga kwan. So alam namin, mayroon kayong 10 o 20 na personnel na nagtatrabaho sa inyo. Kailangan papuntahin nyo dito sa ating vaccination site at bakunahan na yan. So madali po silang tawagin. Alam natin kung sinong tatawagan natin sa medical director kaya o hospital. So pinapunta po natin sila sa vaccination site natin at yun, mataas talaga. At yung iba't ibang hospital, ito pa yung aming sinabi sa kanila kasi may hesitante. Pati sa mga doktor, mayroon din, mga nurse, mayroon, may ganyan. Hindi rin mawala yung minsan nagre-refuse. Ang sinabi nung ibang head nila, pag hindi po kayo magpabaksin, huwag na kayo muna mag-report kasi mahahawa yung kwan namin pag kayo nag-positive. Pangalawa, pag hindi po kayo nagpabaksin at nagre-report kayo dito sa hospital na ito, kasi exposed sila eh, kayo po ay every 14 days isuswab namin kayo. Which one you like? Magpabakuna o from now on din, from time to time, isuswab ka para sa isubject ka sa ano. So, kaya mataas. Ang yun yung factor. Alam namin kung sino sila. Alam namin kung ano address nila. Alam namin kung saan sila hospital nagtatrabaho. At saka, cooperative naman, karamihan ng doktor at saka mga nurse, naiintindihan naman nila yung ating programa. Alright, thank you so much. Our next question from DXMS. Sino po bang andito ngayon for DXMS? Ayun, Miss Ella. Good morning. Sir, dito po ba sa Maguindanao and Cotabato City, CIMC lang po ba ang may swab testing? Kasi ang problem, ito personal observation ko po, ano, before kasi admit sa CIMC or any hospitals dito sa Cotabato, need ng swab testing. So, mismo, kahit gaano ka-emergency, yung pasyente, like my mother last week, na stroke, na mild stroke, hindi pa siya makakapasok, ma-admit, magdaan pa ng swab testing. Ngayon ang swab testing, ilang araw pa lalabas yung result. Dahil sa congestion, puno yung hospital natin, NDH, CRMC, kasi MRI yung kanya eh. And CRMC lang yung may MRI. So, yun yung nearest hospital na pwedeng dalhan sa kanya. Nag-stay na matagal sa labas, tapos doon sa swab testing, ang daming tao, hindi pa, ano, nalaman ko sino positive, negative, basta doon nakapila. May positive doon, isa, dalawa, talagang lahat mahahawa na. Paano natin matutulungan ang mga hospitals natin sa ganitong worst situation ngayon po in behalf sa Bond government? Yes. Luckily and unluckily, we only have one laboratory here which can all do testing. That is only the Cotabato Regional Medical Center. In fact, mas worse pa yan dati nung nag-umpisa pa lang tayo kasi we have to send all our specimens in Davao City and to Cagayan de Oro or even in Zamboanga. But you know, the Bang government is relentless in helping the Bangsamoro to come up with ma-increase natin yung ating testing capacity. Katulad ng sinabi ko kanina, baka anytime soon, ma-open na po natin yung pinagawa natin na pop-up laboratory in Maguindanao Provincial Hospital to cater sa increasing needs natin for testing. Kasi sa totoo lang, katulad ng sinabi ko kanina, mataas yung ating positivity rate in the barn. Unang-una kasi, targeted yung ginagawa natin na testing. Ibig sabihin nun, kung sino lang po yung may symptoms, sila po yung tinetest natin. So more or less, talagang malaki ang chance na yung tinetest talagang magpa-positive. So talagang
ganun po tayo ngayon, medyo limited po talaga challenge natin ngayon sa barn. But inshallah po, katulad din ng sinabi ko kanina sa report ko, na inshallah lahat po ng mga probinsya in the barn ay palalagyan po natin ng mga pop-up laboratories, yung tinatawag natin modular. And these are RT-PCR, the conventional one. In addition to that po, yung question mo, I'm very sure it's your mother, no? Dapat. Talagang kulang tayo ng molecular laboratory, artificial laboratory. Kaya nang sinisikap ngayon ng Minister of Health na mapatayuan lahat ng, kung pwede nga, lahat ng district hospital eh. Kaya lang may kamahalan din ito. Pangalawa, wala tayong private na, unlike sa Manila, ang dami, no? Mga private na artificial laboratory. Pangatlo, yung mother mo kasi, talagang ang existing ngayon sa hospital, sitting, bago yung COVID, ang existing lang na ICU ay talaga yung traditional ICU. Wala talagang nakalaan na ICU para sa COVID, para sa non-COVID. So, sinisigurado nung hospital na pinagdalahan doon, actually emergency talaga yan, kailangan makita ka agad ng doktor. Pero hindi po talagang makabigay tayo ng kumpiyansa. Baka may halo doon sa ICU na wala naman talagang positive sa kanila kasi sinisegregate yan eh. What is existing now? Ay yung talagang ICU na walang COVID. Nung walang COVID, mayroon talagang COVID tao. Ngayon, hindi madali ang maggawa ng ICU eh. Kahit yung mga district o level 1, walang ICU yan, level 1 hospital. Ang mayroon lang, minsan level 2, level 3. So, napakahirap. So, gumawa sila ng another ICU para lang exclusive sa COVID. May pakpak, CRMC, at saka dyan sa Cotabato Sanitarium. So, inaalala natin, baka naman doon sa ICU, mailagay yung mother mo na hindi pa natetest kung positive nga o negative, ay doon natin mailagay. Huwag naman sana mangyari na mag-positive. Eh, makahawa niya yung naka-ICU doon na mga negative. Kaya, yun yung aming concern. Lahat ng pupunta doon, tama po kayo, talagang nakapila lahat. So, hindi nila makayanan dahil sa dami ng pasyente na nagpupunta doon. Kaya, umapila po tayo sa mga kababayan natin na talagang i-observe pa rin yung minimum health protocol para hindi na ito kumalat itong virus na ito. Second question ko po. Magpropose na ang sa barn government dito lang, magkakaroon tayo ng rapid testing. Kasi sa city government, bago pinapapasok doon sa city hall, nagkakaroon muna ng rapid test. And then, kahapon yata, nag-positive yung 20 sa mga empleyado. So, dito ba sa barn government, are we planning to magkaroon ng rapid testing? Para din po malaman at least makatulong din, dahil di natin alam, naglalakad lang dyan, positive na pala, di ba? Actually po, personally po, dinidiscourage po natin ang rapid testing. Kasi unang-una po, the rapid antigen is not a screening method. Talagang, ang kailangan po talaga natin ngayon is the health assessment. So, ibig sabihin po ng health assessment, unang-una tatanungin ka, nakaroon ka ba ng influenza-like illness 2 days ago, 3 days ago? Nakaroon ka ba ng contact to confirm cases? Pumunta ka ba sa mga high-risk areas? If all those things na positive, those are the things na dapat you should go on quarantine already. So, yun po yung pinakamainam na gawin. Kasi po talagang rapid antigen is not a testing for screening. Wala po tayong gagawa pa ngayon na testing na which will say, katulad nung naunang ginagawa natin, yung rapid antibody. So, di ba, tinigilan natin kasi nga marami nagpo-false positive. Ganun din po yan sa rapid antigen. Ang rapid antigen po, maganda lang po yan kapag ikaw ay symptomatic. Kapag ikaw symptomatic at ni rapid antigen ka at nag-positive ka, that is 97 to 100% positive ka din on RT-PCR. Kaya lang hindi siya diagnostic. Okay? So we have to minimize the use of that kasi nga minsan kahit ng RT-PCR itself is not 100%, 'di ba? Ang data natin ang lalabas natin, it's only 67% sensitive. So hindi natin, it is not highly reliable din. Kaya nga sabi ko nga, we have to adhere pa rin po doon sa ating health assessment. Yun pa rin po pinakamabisang mabisa natin na na idea, na tool. And aside from that, if you don't really feel well, pag ikaw nagsisipon ka na, nag-uubo, nilalagnat ka, huwag kang pumasok. Kasi alam mo, yourself, you are already infectious. Mapasipon man yan na ordinary, or even pneumonia ka na, or even yung mga cough lang na kwan,
for all we know, baka mamaya COVID ka na pala. So yun yung mga bagay po na, you know, we have to take upon ourselves na kapag mayroon ka na ganun mga klase mga sintomas, please refrain from going anywhere. And please, maintain always yung ating minimum protocol kasi ito yung makakatulong sa atin. Sabi nga ni Edsel Saldana, yung ating molecular biologist, yung ating doktor sa Kwan, infectious, yung layers of layers po, itong mask, face shield, these are not all perfect. Pero pag nagtulong-tulong po itong mga imperfect na ito, nakakatulong po sila ng malaki doon sa pagsugpo at pag-iwas natin na magkaroon tayo ng COVID. Thank you po. Thank you, Ms. Ellen. Our next question is from Ms. Odessa, not 25. At last, nandito. good luna po. My question is just a follow-up dun po sa question ni Ma'am Ann kanina. Since you mentioned po yung reasons na hindi sila nakakabalik for second dose dun sa ating mga target. Yung nabakunahan na 41,999, meron pa pong 28,000 na hindi nakakabalik. So, for second dose. Ano po ang gagawin ng BARM, ng Ministry of Health, para po mabigyan sila ng second dose? And what were the reasons na, siguro yung isa din doon yung mga sinasabi ninyong natatakot sila na magkaroon ng second dose since may mga issue na sa second dose daw maraming namamatay, something like that. Ano po yung gagawin ng Ministry of Health para na-follow up po itong 28,000 na hindi pa nakakapag-second dose? And do you have a target time na kompletuhin po sila since papasok na po yung 8-4 priority? Patuloy po namin silang kukontak para at least magkaroon sila ng second dose. Kami ni Doc Amirel, natapos na namin yung first as a second dose. So, wala pong dahilan ng ating mga kababayan na nagpa-ano sila ng first dose kung bakit ayaw nila magpaka-second dose. Kasi ganito yan. Ang ano, halimbawa, nag-vaccine ka ng first dose, walang reaction. Ibig sabihin doon, ang second dose, wala talagang magiging reaction yan. Kasi kung magkakaroon ng reaction, doon pa lang sa first dose, magkakaroon ka ng allergy. Magkakaroon ka na ng kung ano-anong sakit na inaano mo. Kasi ang minsan nito, yung naiinda ng sakit, ina-attribute natin doon sa vaccine, which is not really true. Kalimba, mayroon kang konting naramdaman, baka yung pagbabaksin ko na yun ang dahilan. O kaya, naging, ang iba, ang effect nito, minsan tulog ng tulog eh. Minsan yung iba, lumalakas yung appetite. Ako ang naramdaman ko pain doon lang sa vaccination site, yun lang. After that, wala na. So, pangalawa, yung fake news na after sa nagpa-vaccine, siguro, alam mo dapat kasi, nowadays, mas marami ang naniniwala sa fake news kaysa sa atin. Yun ang problema ngayon sa society natin ngayon eh. Yung mindset natin ba? Na nakapokus doon sa maling impormasyon na yun ang mas pinaniniwala ng iba. Mayroon pa nga may challenge daw na this is an ordinary flu, this is an ordinary sakit, na hindi naman talaga ito COVID-19, which is not really true. Kasi ang kunin na lang natin na sample, bakit kami nagkakaganito? Bakit punong-puno ang hospital? It was before wala yan. Hindi naman napupuno. Even in Metro Manila, in America, at some other countries. In India, kung walang COVID, hindi naman nagkakaganito ang buong mundo. At tumitingin dito sa kalagayan ng buong mundo ng health status natin. Ang World Health Organization, ang Department of Health, ang Ministry of Health. Kami na mismo ang magsasabi na wala yan. Pero dahil sa nakikita natin, dahil sa marami na itong sinira ng buhay, malamang talaga ito, existing talaga itong sakit na ito. Yung mga kababayan natin na nagkaroon ng first dose, sana po ay bumalik kayo. Umapila po kami sa inyo at bumalik po kayo para sa inyong second dose. So patuloy po namin silang ikokontak, inganyo na magpa-second dose na sila.
Gusto ko rin po dagdagan yung sinabi ni Minister na we have to remember po na yung spacing po nung dosaging po nung first and second dose po nung bawat bakuna ay magkakaiba. For example po, ang Sinovac, ang spacing po niyan ay 4 weeks after the first dose, yung second dose. Yung atin namang AstraZeneca, is usually it's 8 to 12 weeks ng spacing niya. So magkaiba po, kaya yung numbers po na nakikita natin, pwede pong mabawasan ng konti yon kung Sinovac ang ginamit sa'yo, mabilis lang yung second dose mo. Pag AstraZeneca, it will take 3 to 4 months bago ka ulit mabakunahan, or 2 to 3 months. Yung po namang death, secondary to vaccine, until now po, wala pa po tayong naitalang kaso na talagang namatay because of the vaccine. Remember po, sa ating vaccination team, we have the so-called adverse event following immunization team. Lahat po ng mga adverse reactions na nangyari during immunization or after immunization po, lahat po yan pinag-aaralan namin. Just recently, we have 3 cases po na nakita namin na related to the vaccine. Pero, nung amin na po pinag-aaralan together with the expert panel po sa National Capital Region in Manila, we found out na yung mga kaso na yon, although yung death, may death case kami, is not related to the vaccine. Pero yung mga kaso na, for example, yung namamaga, those are simple reactions po yun ng bakuna, na even the regular vaccine po, ganun din po ang mararamdaman ninyo kapag magpabakuna kayo ng pneumonia, magpabakuna kayo ng hepatitis B, magpabakuna kayo ng flu, regular, just right lang po na makaramdam kayo ng konting pamamaga because the vaccine is working for you. Nagre-react na po yung ating mga antibodies sa ating mga katawan. So those are, you know, acceptable po. Pero yung like nagkakaroon kayo ng mga hypersensitivity, dyan po, pinaka-absolute contraindication po yan, yung hypersensitivity to the vaccine. So yun po, wala pa po tayong naitalang kaso na death related to the vaccine. Side question lang po, Doc. Yung city government kasi meron yung contact tracing system. And then they send messages kapag nagkaroon ka ng contact daw with a positive person. Ano ba ang dapat namin gawin doon, sir? Kasi hindi rin po kasi namin alam. For example, like ako, naka-receive ako ng isang message from the city government. But I don't feel any symptoms or what. Ano ba ang dapat gawin once naka-receive ka ng ganun? Okay, that is I think that's a very good contact tracing system na talagang tinetext yung mga nakakita. In fact, I was once na na-identify as close contact kasi nandun ako sa attendance. But you know, I am sure for myself na wala ako doon sa venue kasi I was staying in the hotel room joining via Zoom. But anyway, maganda po yun ang mga sistema yung mga ginagawang ganun. If you receive such message po, please, kasi ibig sabihin po, na-identify kayo as close contact nung isang nag-positive na kaso. So ibig sabihin po, kailangan yung mag-undergo po din po ng quarantine and to be observed by the barangay, yung ating mga BHRDs, yung ating mga BHW. Pag nagka-develop po kayo ng symptoms, that is the right time to contact po yung ating mga barangay para po magkaroon kayo ng testing. So, ibig sabihin po, iti-test kayo niyan. So, pag nag-positive kayo, suppose, ideally, dapat po, kina-quarantine kayo sa ating mga facility. So, that is the way how to do it. Hindi naman siya, sir, malalaman kung gaano kaka-close doon. Kasi, I think it is from the, yung mga pinasukan namin ng mga, ano, pinasukan namin ng mga malls, business establishments. Hindi naman naka-identify kung talagang malapit ka doon sa person na nag-positive. Actually, isa yun sa mga flaws ng system natin. Ano? Hindi talaga natin masabi kung secondary ka ba or primary contact. But as long as you were identified by their system, kasi right now talaga, mahirap po talaga mag-establish ng contact tracing system. Lalo na kapag yun sa mga ganong klaseng kalalaki mga facilities like malls. So, at least, no, you're being warned. You're being warned already. Na kapag nasabihan ka ng ganun, ibig sabihin, you're at once in close contact with those confirmed case. Kasi, for all you know, nagkasunod lang pala kayo. Kasi hindi naman nila sasabihin kung sino yung positive case na yon. But at least you are being warned already. So, maganda po yon. At least, alam nyo na from the start na mayroon talagang instance na pwede nga talagang nagkasunod ba kayo o nasa likod mo siya. So, we have to respect that. Ang ating ginagamit po na vaccine ay certified halal sa lahat ng ating mga kababayan dito sa Bangsamoro. Siguro, baka mayroong input ang ating mga ulama sa vaccine, sa Darul Ifta. Dok,
Di okay na size? Yung reply niyo. Okay, okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito po yung mga religious guidelines na pinalabas ng ating Bangsamoro Mufti nung si ay natanong tungkol dito. Ang sinabi niya dito, in general, ang vaccination is good at dapat hindi tulad ng sinasabi niyo, dapat walang duda. Pero dahil alam niya rin na mayroon mga controversial dito sa COVID vaccine, ay ang sinabi ni Mufti, kayo sa Ministry of Health, mga expert sa medicine, ang nakakaalam kung gaano ito ka danger o gaano ito ka epic o ano ang danger, mayroon danger ba ito o hindi. Kaya nga pinaubaya po ni Mufti, Bangsamoro Mufti, ang final decision po sa inyo. Pero ang proposition ng Darul Ifta sa buong pagkakaalam namin ay ang vaccine ay permissible. Yan po. Alright, thank you so much to our dear sheikhs from the Darul Ifta. We have... may ano lang ako kay Ustads kasi I'm not an Ustads pero I have read so many books about the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And I have read in some of the books, marami akong libro talaga besides the Quran, modesty aside. Pag nasa gyera at survival na ang pag-uusapan, lalo na sa mga tao, pwedeng kumain ng haram para mabuhay ka lang. So I think that can also apply sa correct me if I'm wrong, ha? Kasi ang perception ko, buhay ang pinag-uusapan and preservation of life in Islam is so paramount. Diba? If you wish one na magbuhay ng mahaba, parang hiniling mo na ang buong mundo na lahat ng humankind kahaba ang buhay. Hindi kaya ganun yung... I'm gonna tell some relatives na ito ang sundin natin kasi inalaw na kumain ng haram dahil wala na makain yung mga army ng prophet. Buhay na at yung mga bakwit, yung mga victims of war. Pero hindi naman sinasabi na gawin niyo yan araw-araw. Any reaction? Opo. Ganito po yan na sa Islam, kapag ang mga bagay na makakasama, ang tulad ng sinabi mo, marami tayong verses sa Quran na nagsasabi na kailangan mag-ingat kayo. Sinabi ng Allah, wala tulko biaydi kum ilat tahluka. Huwag mo sadya, huwag kang gagawa na parang kusang loob mo na magkaroon ka ng kwan. Kasalanan. Masamang kwan. Magkaroon ka ng harm na alam mo. Hindi yan dapat mangyari. Take care, kwan. Kailangan be aware anything na makakasama, makakasira sa iyo or sa kwan mo, paligid mo. Ito, maraming kwan ito, maraming kwan sa Quran. Tungkol sa ibtirari, ito kung alam mo na haram. Pero, for the matter of survival, hindi ka mabuhay kung hindi mo kainin itong haram, kawala kang choice, iyon lang ay pwede sa Islam. Pero, dalawang kondisyon. Gaira bakin wala adin. Anong ibig sabihin na gaira bakin? Ito ang sinabi ng Allah sa Quran. Ibig sabihin na gaira bagin, halimbawa itong pagkain ay haram. Before ako mag-Islam halimbawa, before ko tanggapin ito ay haram, ay dati ko na kinakain. Ngayon dahil nasa punto na kailangan mag-survival ako, nagustuhan mo. Ibig sabihin ang punto dito,
kukunin mo ang makakabuhay sa'yo. Hindi yung kakain ka doon sa according to your kagustuhan. Ayan, hindi yun pwede. Yun ang sinabi lang. Wala adin. Ibig sabihin, hindi mo sinasadya na magkaroon ka ng situation na ganun. Talagang kuha ka. Na-encounter mo yan na hindi ka makatras. Unexpected for you na nagkaroon ka ng ganun. Hindi mo sinadya. Thank you very much, Ustad. Okay. Shukran. Alright, again, this is Kamulo Khairan, Sheikh Muhammad Taib Pangka. And of course, Baba John, at para makaya na rin natin ng buong buo yung ating mga lunch ngayon, our last question is from Nice FM, ma'am. Magandang tanghali po. Medyo nagkaroon lang po ako ng confusion dun po sa data po na binigay mo po kanina. Especially po dun sa numbers po ng vaccine allocation and then dun sa vaccinated po. Kasi po, nakita ko po kasi, yung vaccine allocation, for example po, no, for the first dose, sa province po ng Maguindanao is meron po tayong 5,098. And then, dun po sa vaccinated person po is meron po tayong 6,304, which is nagkaroon po siya ng difference na 630, if I'm not mistaken po, ano. Medyo natin po ko na confusion, bakit po mas mataas yung number po ng total vaccinated kaysa po dun sa total vaccine allocation po. Thank you. Yun consumption rate po mas mataas. Oh, okay. Kasi ang nangyayari dyan, mayroong directive sa national na pag hindi pa nagtutuwik yung second dose ng Sinovac, pwede na po ito ibigay. Okay. So ang ginawa namin para at least yung gustong mag-avail ng vaccine, since wala pang dumating, at nagbigay naman ng go signal na pwede na ito i-consume, ay binigay na namin po ito. Kaya mayroong mga provinces tulad ng Sulu ay binilanaw at nag-overshoot na 100%+ ang kanilang nabakunahan, dahil ganito yan kasi ang Sinovac at AstraZeneca, 2 dosage yan. Opo. First dose and second dose. Ang directive, noong una nagbigay ng policy and guidelines ang National Vaccination Operation Center, hindi pwede ipamigay yung second dose kasi intended talaga yan sa second dose. Mm-hmm. So since mayroon namang dumating na vaccine, sabi nila, sige, ipamigay nila yung pang second dose kasi mayroon kaming ibibigay sa inyo. Mm-hmm. Basta siguraduhin nyo na lang na hindi siya lalagpas ng 2 weeks. Kasi within 2 weeks, magbibigay kami ng vaccine sa inyo, allotment ng vaccine. So kaya nga, alhamdulillah, may dumating kanina na 16,000. So, yung second dose, okay na. Kahit naibigay yung pang second dose, ay mayroon namang nakalaan na dumating na para sa kanila. Okay. Kaya, nagsobra po yung bilang. Huwag po kayo mag-confuse. Okay lang po, ma'am. Last question ko pala. Follow-up question ko lang po. Regarding doon sa sinabi po ni Ma'am Ella Dayawan kanina, no? Personal experience din po kasi namin sa CRMC, yung sa swab testing po. There was a time po na nasa MIR yung husband ko, and then 4 days na namin nakasama yung isang patient which tested positive. Saka na kami na-inform 4 days na critical na yung pasyente, na positive daw siya. Then sinwab kami, paano po ba talaga ka-accurate yung result po ng swab testing? Kasi ang nangyari po, yung pasyente lang po na yun yung nag-positive, and then the rest of us, doon sa loob ng MIR, lahat kami tumas talaga ng swab test kasi naka-4 days na yung patient doon eh. And we tested negative po, which is parang nakaka-confuse lang po, how come, kasi specifically sa akin po, ano? Ako yung last na nag-suction sa kanya before dumating yung mga nurse at dineclare sa amin na positive yung nasabing patient po. How accurate ba talaga ng swab testing, sir? Yes, thank you. Yes, katulad ng sinabi natin kanina po, even we only have one test po right now for the COVID, that is the RT-PCR testing, and it is highly sensitive, but even that testing alone actually is not perfect. Katulad ng sinabi ko kanina, only 67% po yung sensitivity po ng test na ito. Ibig sabihin po, there's a 67% po na talagang mag-positive ka on this one, lalo na kapag ikaw ay symptomatic. So kaya nga po, talagang pinapaalalahanan po natin ng lahat
na yung health assessment pa rin po ang pinakamainam natin na pananggalang kontra sa COVID. So, yun nga sabi ko kanina, na-expose ka na sa COVID case, nagkaroon ka ng influenza-like illness na mga sintomas, katulad ng lagnat, pag-ubo, pagsipon. These are already a warrant for you na kailangan mo na talagang mag-quarantine, mag-self-isolate. And kapag nakadevelop ka ng symptoms, it's high time for you to take the testing. So sabi ko nga kanina, because for the lack of other testing available in our in nationwide, even in other country, RT-PCR lang po talaga yung testing available natin. Ang rapid antigen, these are just tools na to help us in our diagnosis, not even a diagnostic one. So, yun po yun. Kaya talagang wala po tayong other test. Kaya yun lang po talaga ginagawa natin, RT-PCR. Alright, thank you so much. Before we officially close this morning's press conference, yung sabi po namin pa-raffle ng ating Ministry of Health, no? Sobrang important kasi makakasave siya ng buhay. Ganun po siya ka-valuable. So alam na. Ito po yung mga initial awards na binigay ni Ma'am Saida sa atin, no? Yung ating early bird. Yan, early bird. Active listeners / good listeners. And yung may mga good questions. Yan. At dahil dyan, ang mga nanalo po ay care of ng ating supply ng Ministry of Health, lahat po ay may libreng face mask. So, ayan po, magbibigay po ng boxes yung ating Ministry SA partners from Jerusalem and of course, sa ating Darul Ifta. On behalf of Minister Bashar Latif and Ministry of Health, maraming salamat po, and may malutong po tayong report to the Bang Samora people mamayang hapon sa ating third regular session. Marami pong ulam mamaya sa loob ng Parliament. So I hope that we see all of you this afternoon. Again, on behalf of Minister Latif, Director General Usman, and Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim, this is our Ministry of Health monthly press conference. Bitaw fi kalidaya. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.